inanging manok at ang kanyang mga sisiw. Isang inanging manok na may anak na dalawang sisiw ang naninirahan sa gitna ng taniman ng isang manis. Araw, lumabas ng bahay ang magsasakang may-ari ng taniman at sinabing, "Panahon na upang hanihin ko ang aking maisan. Kailangan tawagin ko ang aking mga kapitbahay upang tulungan ako at sa aking pag-ani bukas." Narinig ito ng mga sisiw at agad iminungkahi sa kanilang ina. "Kailangan lumikas sa tayo rito at humanap ng ibang matitirhan, inang. Kung hindi, matatagpuan tayo rito ng magsisipag-ani bukas at uhulihin upang patayin." "Huwag kayong mabahala, mga anak." Ang wika ng inahing manok. "Kung mga kapitbahay lamang aasahan niya, hindi agad magsisipagkilos ang mga iyon. May panahon pa tayo upang manirahan dito." Narinig ng mga sisiw ang sinabi ng magsasaka at dali-daling iminungkahi sa kanilang ina. Ngunit muli, hindi na bahala ang inahing manok at sinabing, "Kung sa mga kamag-anak lamang siya aasa, hindi magsisipagsunod ang mga iyon. May mga trabaho rin dapat asikasuhin ang mga iyon at tiyak na hindi maaasahan. May panahon pa tayo para manirahan dito, mga anak." Kinabukasan nga'y, tama ulit ang sinabi ng inahing manok. Walang kamag-anak na dumating ang magsasaka upang tulungan siya sa pag-ani sa maisan. Dahil dito, napilitan ang magsasakang tawagin ang kanyang anak at sinabing, "Bukas na bukas, Neil. Tayong dalawa na lamang aani sa ating panahon." "Opo, itay." "Wala tayong ibang maasahan kundi ang ating mga sarili." "Sige po." Nang marinig iyon ng mga sisiw, dali-dali silang nagtungo sa kanilang ina at iminungkahi dito ang sinabi ng magsasaka. Noon, nagdesisyon ang inahing manok na lumisan sila sa lugar na iyon. At sinabing, "Kung sinabi ng magsasaka na siya na ang gagawa ng pag-aani, dapat tayong maniwala, sapagkat totoong walang sino man siyang maaasahan kundi ang kanyang sarili." Isang inahing manok na may anak na tatlong sisiw. Ang inahing manok at ang kanyang mga sisiw. Isang inahing manok na may anak na dalawang sisiw. Oy.